Dakilain at pasalamatan ng ating Diyos na buhay sa araw na ito, sapagkat muli ay binigyan po niya tayo ng pagkakataon upang mag-aral ng kanyang buhay at banal na salita. Ang ating pong devotion ngayon sa araw na ito ay makikita po natin sa aklat po ng Salmo 48, kapitulo 48, talatang 10. Book of Psalms, Salmo po. Book of Psalms, chapter 48, verse 10. At pinupuri kayo ng mga tao sa buong mundo. Ang devotion na ito ay pinamagatan ko pong ibahagi mo siya sa buong mundo. Matutukoy kung saan iginuhit ang isang mapa base sa kung ano ang nasa gitna nito. Kung tintinan po natin yung mapa, kung nakita na po kayo ng mapa, malalaman niyo po ang isang mapa kung saan ginuhit sa pamamagitan po kung ano yung nasa gitna. Yan po yung malalaman po natin. Halimbawa, ito yung ginuhit sa Jerusalem. Yung Jerusalem po mismo ay nasa gitna. Yung gumuguhit noon ay nasa Jerusalem na kung saan ilalagay niya po dun sa mapa, dun sa pinaka-middle, sa gitna. Yun po ang mapagkakakinandan kung saan po ginuhit yung mapa. Gawin nating isipin na ang tahanan natin ang sentro ng mundo. Kaya nilalagyan natin ng tuldok sa gitna at gumuguhit tayo mula roon. Maaring ilang kilometro pa ang layo ng malapit na bayan, pero lahat iyon ay nilalarawan base sa kaugnayan nito sa lugar kung nasaan tayo. Gumuhit ng mapa nila ang Salmo mula sa tahanan ng Diyos sa lupa noong lumang tipan, kaya Jerusalem ang sentro ng biblical na geografiya. Kaya po ang Jerusalem, sa English ay Jerusalem, ang sentro po nito dahil ang Diyos po ang mismo gumawa. Siya po'y sinilang, no? At doon po siya nagmisyon, doon po siya nakaranas ng mga paghihirap, doon rin po siya ipinako sa bayan ng Jerusalem. Kaya marami po sa atin, no, nais na makarating sa Jerusalem. Ang Salmo 48, no, sa Psalms 48 ay isa sa maraming awit na pumupuri sa Jerusalem. Ang tinukoy na kanyang bayan, kanyang banal na bundok, ay mataas at maganda at nagbibigay kagalakan sa buong mundo. Sa talatang 1 hanggang 2, mababasa po natin yan. Sa talatang 1 hanggang 2. Dahil ang Diyos ay nasa mga muob ng Jerusalem, patatatagin niya ang kanyang bayan magpakailanman. Pangako po niya yan sa talatang 3 at 8. Nagsimula ang katanyagan ng Diyos sa templo sa Jerusalem at kumalat sa buong mundo. Sa talatang 9 at 10, mababasa po natin yan. Malibang pinapakinggan mo ito habang nasa Jerusalem ka, wala sa sentro ng mundo ng Biblia ang tahanan mo. Gayunpaman, napaka-importante ng reliyon mo, kasi hindi titigil ang Diyos hanggat hindi umaabot ang papuri sa Kanya sa buong mundo. Sa talatang 10. Gusto mo bang makibahagi para maabot ng Diyos ang layunin niya? Ulitin ko po. Gusto mo bang makibahagi para maabot ng Diyos ang layunin niya? Sumamba ka bawat linggo, mag-aral ng Kanyang salita, dumalo sa mga pagtitipon, magbasa ng kanyang salita, mag-aral, manalangin,
gumawa ng mga bagay na nais ng Diyos, kasama ang mga anak ng Diyos at hayagan kang mabuhay kada araw para sa kaluwalhatian niya. Aabot ang katanyagan ng Diyos sa buong mundo kapag itinalaga natin sa Kanya ang lahat-lahat sa atin at ang lahat ng mayroon tayo. Kaya mo bang ibigay sa Diyos ang lahat-lahat na mayroon ka? Bakit ka nasa ibang bansa? Kung ikaw may OFW, may layunin ng Diyos kung bakit kanyang ka. Bakit ikaw ay nasa Pilipinas? Ano ang layunin ng Diyos kung bakit ka andyan sa Pilipinas? Nais mo ba na gamitin ka ng Diyos upang maibahagi ang kanyang katanyagan sa buong mundo? Tandaan po natin, nag-iisa lang po na the best model and idol at tanyag ang ating Diyos na buhay. Wala na pong iba. Kahit sino man pong artista ang iniisip nyo, ay, idolo ko po ang artistang ito, ay, itong singer na to. Huwag po nawang maging idolo natin ito. Maging idolo po natin ang katanyagan ng Diyos. Paano mo ipapakalat ang katanyagan ng Diyos ngayon at habang ikaw ay nabubuhay pa? Hanggang ngayon tayo po ay humihinga, purihin natin ang Panginoon Diyos dahil siya po ang may dahilan kung bakit tayo humihinga. Bakit nandito ka pa? Ano ang purpose sa iyo ng God? Sino po sa inyo nakapagbasa ng sinulat po ni Rick Warren? Patungkol sa the purpose of your life, driven life. Sino po ang nakapagbasa po nito sa inyo? Makikita po natin dito na may layunin ng Diyos sa atin kung bakit ka nandito. Nawa, gamitin natin ang ating buhay para ipangalat ang kanyang katanyagan hanggang sa dulo ng mundo. Ito po ang nais ng Diyos. Kaya tayo nabubuhay ngayon, ipangalat po natin, ipagsabi, ibahagi ang kanyang katanyagan hanggang sa dulo ng mundo. Napakatanyag po ang ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. At nawa ma-appreciate po natin, makita po natin ang kahulugan kung bakit si Kristo ay namatay para sa iyo at sa akin. Makita po natin ang kahalagahan kung bakit po siya Diyos na nagkatawang tao, namuhay, sinilang po siya sa sabsaban, hindi po niya pinili ang isilang sa isang marangyang lugar, mayaman na pamilya, hindi po niya pinili yun, kundi pinili niya po ay sa isang sabsaban lamang para po mapakita po sa atin ang tunay na pagpapakumbaba. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpakumbaba, namuhay ng tulad natin. Dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Siya'y namatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Nawa po makita po natin ito. Ibahagi po natin sa buong mundo. Sa buong mundo po, ang tanong, paano mo maibabahagi ang Diyos sa buong mundo? Kaya nga po, meron pong social media. Bakit po pinahintulutan ng Diyos ang social media? Na ang lahat ng tao ngayon ay nakakarinig, nakakabasa, kahit po simpleng tao meron na pong cellphone, alam po ang social media. Ano ang ginagawa mo dyan sa iyong FB, Facebook, kung may
Instagram ka, anong ginagawa mo? Kung may TikTok ka, anong ginagawa mo? Ibinabahagi mo ba ang Diyos sa buong mundo? Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Na ang buong mundo ay magpuri sa Kanya. Makilala po ng buong mundo na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Iba, no, sabi po dito, at pinupuri kayo ng mga tao sa buong mundo. Paano po ito magaganap? Sa pamagitan ng pagbabahagi ng Kanyang katanyagan. Tayo pong lahat ay manalangin sa Diyos. Magpasalamat dahil alam po po na sa tulong ng Banal na Espiritu ay pangungusapan po ang bawat isa sa atin. Tunay nga po na nakarinig po kayo ng mensaheng ito at ang Banal na Espiritu ang siyang may higit na may kapangyarihan upang kayo po ay katagpuin, pangusapan. Para sa ganun ay maibahagi natin ang katanyagan ng Diyos sa buong mundo. Ikaw kapatid, ngayon ay pinapangusapan ka ng Banal na Espiritu. Meron kang talento na galing sa Diyos. Saan mo ito ginagamit? Oo, meron kang pamilya, meron kang tahanan. Nawa, dyan sa tahanan mo, ito yung maging sentro na kung saan gumuguhit ka ng isang mapa na ang sentro ay ang lugar mo, ang tahanan mo at na ibabahagi mo ang Diyos, ang katanyagan ng Diyos mula dyan, ng sentro na yung tahanan mula dyan na kung saan ay andun ka, nasa middle ka ng mapa dahil ikaw ang siyang gumuhit ng katanyagan ng Diyos at binabahagi mo sa lahat. Nawa, pangusapan ka ng Diyos sa oras na ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Banal na Espiritu, patawarin mo kami kung kami man po ay nagkukulang, nakakalimot na magpagamit sa iyo. Lahat po kami ay tinawag mo sapagkat ito po ang layunin mo kung bakit ikaw ay nagkatawang tao, O Diyos. Ang mabuting balita ay ipinakita mo po, O Diyos. At nawa ito'y amin pong maibahagi ang inyong pong katanyagan all over the world. Use us, O Lord. Forgive us po all our iniquities, yung unbelief in the name of Jesus Christ, alisin mo ito, Father God. Yung katamaran, O Diyos, yung ibinibigay lamang po namin sa iba, parang kami ay nag-idol, O Diyos, walang ginagawa na ibahagi ang iyong mabuting balita. Patawarin mo kami. Nawa, O Diyos, ito po yung maging daan upang kami po ay muling magpag-amit sa iyo. Ibalik niyo po sa amin ang tamis ng unang pag-ibig na kung saan ay ikaw ay amin pong tinanggap nung araw na kung saan ikaw ay amin pinapasok sa aming buhay, sa aming puso. At inamin po namin na kami ay makasalanan at wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya nawa, O Diyos, ama, sino man po sa amin sa oras na ito na nakikisama, O Diyos, sa panalangin ito, katagpoy mo po, Banal na Espiritu, ang puso at isip nila. At nawa, gamitin po nila anumang mayroon po sila ngayon, anumang tinatangkilik po nila ngayon, O Diyos, gamitin po nila upang maibahagi ang inyong pong katanyagan all over the world, O God, sa buong mundo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, O God. Maraming maraming salamat, Panginoon, ang iyong mga anak na ngayon ay nananalangin, O Diyos, Ama. Nais po nila, O Diyos, na magkaroon ng
ikabubuhay, O Diyos. Hirap na hirap po sila, Father God. Bless them all, Lord, in Jesus' name, Father God. Ang sino man sa amin ngayon, O Diyos, na merong prayer request na sila po ay gumaling sa kanilang sakit, in the name of Jesus Christ, touch them, Father God. Heal them, O Lord, sa kanilang mga karamdamang ito na gawa ni Satanas, in the name of Jesus Christ. Ikaw po ang siyang mag-heal sa kanila, sapagkat you are Jehovah Rapha, the great physician. Salamat, O Diyos, Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba aming Ama, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos at nawa sa lahat po ng nakarinig ng mabuting balitang ito. Kung nais niyo po na magpadala ng mga tanong o gusto niyo ng mga payo, sumulat lang po kayo sa akin sa fbagay1732@yahoo.com. Umasa po kayo na iingatan ko ang inyong pagkakakilanlan. Yung privacy niyo po, iingatan ko po yan. If you have any inquiries or need some advice, just write to me at my email address fbagay1732@yahoo.com. You can count on me to protect your identity, your privacy. Nawa po, tayo pong lahat ay magpatuloy sa gawain po ng ating Diyos na buhay. San man po tayo dumako, pumunta, andun po yung ating layunin kung bakit po tayo andito, bakit po tayo dinala ng Diyos dito, ay para ipagsabi ang kanyang katanyagan. No? Nag-iisa lamang po na tanyag, na walang maitutulad, maihambing sa kanya. Siya po ay nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na ginawa niya po ang lahat para sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga susunod pa pong video, nawa ay ipakalat niyo po ito, bahagi niyo po ang video na ito upang sa ganun ay marami po makarinig ng mabuting balita. To God be the glory po, and have a nice day. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Thank you so much.